JP, ano ang naging reaksyon ng ating mga kababayan matapos nilang masaksihan ang panunumpa ni President Bongbong Marcos Jr.? Monica, mula nga sa mga tao sa Karinderia, terminal ng jeep, tricycle at hanggang sa mga bahay-bahay, tinutukan ng ating mga kababayan ang formal na panunumpa kanina ni President Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. At kahit abala sa kanilang ginagawa, karamihan sa kanila ay naglaan ng oras upang saksihan ang makasaysayang panunumpa ni PBBM. Maaga pa lang kanina, nakaabang na ang ilan sa ating mga kababayan na nais mapanood ng live ang inaugurasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Si Nanay Liling maagang naghanda ng paninda sa kanyang karinderya para lamang mapanood ang oath-taking. Habang ang ilang driver naman, nakamonitor rin sa mga terminal habang nag-aabang ng kanilang pasahero. Alas 5 pa ako nagbukas ng TV paggaling kong palengke. Habang nag-ihanda ako ng paninda, nagluluto, nanonood na ako. Inaabangan ko na talaga siya. Kanina pa ho, habang kami naghintay ng pasero, inintay na rin namin yung kanyang speech po, sa kanyang mga pangako na dapat na sana matutupad na. Para sa ilang Pinoy, ang panunumpa ni PBBM ang isa sa pinakamakasaysayang pag-upo ng presidente ng Pilipinas. Eh, siyempre, historical yan eh. Historical eh. Saka hindi na makaulit yan, bihira yan yung ganyang inauguration. Yung pagkapanalo niya ng 31 million, di ba? Siya pinakamaraming boto na nakakuha eh, ever since. Sa kanyang oath-taking speech, kabilang sa mga tumatak sa ating mga kababayan, ang sinabi ni PBBM na ang pangarap ng mga Pilipino ay kanya ring mga pangarap. Para sa ilan, nangangahulugan ito na iaahon ni PBBM mula sa kahirapan ang mga Pilipino. Yung sinabi niyang ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sana matupad ang mga pangarap ng mga bawat mamamayang ang pangarap ko ay mapaunlad ang Pilipinas. Yung ang pinaka-battle cry niya, yung pangarap nyo, pangarap ko rin. Tsaka gusto ko yung sinabi niya na hindi na kailangan tignan pa yung nakaraan. Yung kasalukuyan at yung hinaharap ang tinitignan niya. Yung mga pagbabago na gusto niyang ipatupad sa ekonomiya. Na kung naging Tagalog ang talumpati ni PBBM. Eh kung Tagalog, di, madami tayong masasabi ngayon. Wala eh. Iba, hindi, hindi talaga makaintindigan. Ang English kasi, international language yan eh. Ibig sabihin, marami rin na mga bansa nag-aabang sa kanya. Monica, naniniwala ang ating mga kababayan na maghahatid ng bagong pag-asa ang pamumuno ni PBBM at umaasang maisasakatuparan ang mga programang naipangako upang solusyunan ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Caloocan City.